Nag-iisa lang ang pangarap high school sa mga paaralan sa buong Caloocan pagdating sa likas na kagandahan ng kapaligiran. Maraming mga halaman, matataas yung mga puno. At para itong school in a forest. Kung nasa labas ka ng silid-aralan, madadamo mo talaga yung sariwang hangin. Natatandaan ko noon na palagi ang ginagawang venue, ang pangarap high school sa mga scouting activities tulad ng camping ng Division of Caloocan. At malimit din ito na gamitin, gawing venue ng mga school activities. Noon talagang malimit matayuan ng mga bagong school buildings ang Pangarap High School. Kaya nga ito ay nagiging venue ng mga division contest dahil talagang maganda yung facilities ng Pangarap High School. Kaya kung titignan natin marami na ring school buildings ang naitayo ng DepEd sa Pangarap High School. Isa pa, maraming estudyante ang nag-aaral sa Pangarap High School. Sa pagkakaalam ko noon, umaabot na ito ng mahigit sa 2,000 yung mga estudyanteng nag-aaral sa Pangarap High School. Lihiti mo ang pagkaka-establish ng Pangarap High School dito sa Barangay Pangarap. Dahil hindi naman magtatayo ng paaral ng DepEd sa isang barangay kung walang papel na pinanghahawakan. At naniniwala ako na ganun din kalihiti mo ang paninirahan dito ng mga residente dahil lahat sila ay may titulong pinanghahawakan. May paaralang Pangarap High School dahil may pamayanang lihiti mo ang paninirahan. Subalit sa kagandahan at katahimikan ng Pangarap High School, dumadanas ngayon ito ng maraming hamon. Dahil sa ngayon, nararanasan nito na walang kuryente at walang Maynilad. Subalit pinipilit ng paaralan sa tulong ng city government na kahit paano ay masolusyunan ang 2 importanteng bagay na pangangailangan ng paaralan. Ano nung face to face at walang ilaw, walang tubig? Anong ginagawa niyo sa klase niyo? Inilalabas ang aming mga estudyante pag sobrang dilim na po ng room. Lalabas. Hahanap kami ng pwesto na kung saan maluwag at pwede pong magturo, may hangin. So dalawang shifting pa rin kayo? Morning and afternoon. So hindi kaya ng dalawa, ng isang shift lang? Hindi po. Marami po kami estudyante. Pag dalawang shifting, nagsisimula tayo ng 6 to 12, then 12 to 7, ganun. Opo. Parang umuwi po kami pag sa hapon ng 5:30. Kinakat nyo na lang yung PM session nyo? Opo, kasi po yung liwanag ay wala na. Oo, tapos yung mga lesson ay pinapauwi na lang, ginagawa na lang homework. So napakahirap talaga, no? Opo. Kasi walang ventilation. Wala po. Oh, 160 pesos per drop. Oh. May nagdi-deliver po ng truck. So tingin mo, Cleope, being the department head, talagang sino ang mas apektado rito sa nangyari dito sa Pangarap High School? Walang tubig, walang ilaw, at yung mga building nyo talagang masisira na. Siyempre po yung mga estudyante namin. Opo, kasi hindi po sila makapag-concentrate sa dilim, sa init. Tama. Mahirap magbasa, mahirap makinig, madilim at wala pong kuryente. Ang hiling ng mga guro at ng kanilang punong guro ay maibalik ang inalis na karapatan para sa ilaw at tubig ng paaralan. Maisagawa muli ng gobyerno yung lahat ng bagay para sa ikagaganda at ikakaayos ng paaralan. Maisagawa ang pagsasaayos ng mga daan para lalong maging accessible ito sa mga mag-aaral. At maisasakatuparan lang ito kung aaksyon ng ating gobyerno sa matagal ng problema ng paaralan. Pangarap High School ay hindi maaring ariin ng sinuman dahil ito ay para sa mga mag-aaral at para sa komunidad. Mananatili ang Pangarap High School kung nasaan siya ngayon at sa mga susunod pang panahon. Sa atin pong Pangulong Duterte, sana po bago matapos ang inyong termino ay mabigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap ng Barangay Pangarap. Masiguro ang pananatili ng Pangarap High School at masiguro ang paninirahan ng mga mamamayan.
Ito ngayon ang daan papuntang Pangarap kung ikaw ay may dalang sasakyan. At tinatawag nila ito na backdoor. Dahil kasi dun sa dating way nito na going to Pangarap High School ay hindi ka na makakaraan dahil hinarangan na ito ng permanente ng matagal ng panahon. At ito ang isang kalbaryo ng mga residente rito, no, ng mga resident natin dito sa Barangay Pangarap. Dati malaya ka nakakaraan sa magandang daan nito, pero ngayon ay iba na. At kawawa talaga yung mga residente natin dahil matagal na silang nagtitiis.